Kapag tinype mo sa Google yung mga katagang brownout capital of the Philippines, karamihan sa first page, ang binabanggit Isla ng Mindoro. Siyempre, hindi ito formal title, kumbaga parang naging self-deprecating humor na nga lang ng mga residente doon. Tingnan nyo itong isang online petition na nanawagan ng isang investigasyon sa power crisis doon. Kaso, 2015 pa. 2023 na, pero bakit parang walang nagbago? Bumiyahe kami para alamin bakit araw-araw brownout sa Occidental Mindoro. Tara, pasukin natin yung isang private fish port dito sa bayan ng San Jose kasi narinig natin na yung mga mangingisda dito hirap daw panatilihing sariwa yung kanilang mga isda dahil sa rotating brownouts. Saan kayo kumukuha ng yelo? Di ba brownout dito sa Occidental Mindoro? Sa ngayon, nagbibigay naman yung ice plant pero hindi siya ganun usually kadami. Yung yellow rin na kinukuha niya galing din sa Manila. Tapos kami, pangkarga namin sa bangka namin para makatakbo lang sila, makaalis lang. Sa Manila rin kami kumukuha ng yellow. Dito kasi ngayon, ang bentahan ng yellow pag sa ice plant, 300 to 350. Nagmaangkat kami sa Manila, kasama pamasahe, kasama yellow, umaabot ang 550 to 600 bloke. Mahiling ba kayo o panawagan kayo sa mga nasa kapangyarihan sa national government? Oh, sana naman ma-actionan niyo yung kuryente ng Oxy para lahat ng negosyante dito hindi malulugi kasi marami na rin akong naririnig na nalulugi na negosyo gawa nung brownout nga, kailangan ng kuryente para mapabilis sana yung pag-unlad at mapabilis yung trabaho natin. Sa kasalukuyan, 4 oras lamang kada araw may kuryente sa kahit anong bahagi ng Occidental Mindoro, isang lalawigan na may nasa higit 100,000 kabahayan. Para walang blackout, kailangan ng probinsya ng nasa 30 megawatts kada araw ayon sa power distributor na Umeco. Pero ilan lang ba ang kayang ibigay ng tanging power supplier ng probinsya? Mula dekada 90 pa sakit ng ulo ng mga residente rito ang rotating brownouts. Pero tumalo na tayo sa 2014 noong pumasok sa isang kasunduan ng Umeco sa kumpanyang kung tawagin ay Emerging Power Incorporated. May 2 deliverables ang EPI. Isang geothermal power plant sa Oriental Mindoro na magiging main energy supply at isang bunker diesel power plant sa Occidental Mindoro na siyang magiging backup supply. Napurnada yung project number 1. Number 2 lang yung natuloy. Na ngayon ay pinangangasiwaan ng Occidental Mindoro Consolidated Power Corporation o OMCPC. Isipin nyo yun, libo-libong kabahayan nagtsatsaga sa backup power source na nasa 20 megawatts lang ang kayang ibigay. Taong 2019, dahil hindi nakompleto ng EPI ang proyekto, kinansilan ng Umeco ang kasunduan nito sa kompanya at sa OMCPC at inatasan ng Energy Regulatory Commission ng Umeco na humanap ng panibagong power supplier. Yan ang pinaka-basic na mga detalye ng power issue dito sa probinsya. Pero magkakaiba ang sasabihin sa'yo ng main characters ng teleserye ito kapag tinanong mo sila, sino ba ang may sala? Si Congressman Odi Tariela inakusahan ng Umeco ng mismanagement dahil inabot daw ito ng taon bago sundin ang utos ng ERC na magsagawa ng panibagong competitive selection process o pagpili ng panibagong supplier. Pero sabi ng Umeco, red tape sa ERC, pati na rin ang pandemya ang may kasalanan. Hindi ibig sabihin porque wala kaming kuryente, mismanage kami. Maayos kami. Nagkakaproblema. Ano ang problema namin? Regulatory glitch. Initially, yung dahil nga sa aming invitation to bid na ano, dati maraming pumasok, 23 suppliers yata, 24 suppliers. Pero syempre, pagka binago ng DOE yung initial contract mo from 15 years to 5 years, from 42 megawatts to 39 megawatts, atrasa na yung mga supplier na iba.
So, syempre, in the process, nagkakaroon ng delay dahil nagkakaroon ng maraming tinatawag nila na pre-bid conferences para magkaroon ng clarifications. So, yun ang matagal na proseso. Ang OMCPC naman, iginigit na kaya nitong taasan ang energy supply kung re-resolbahin ng National Power Corporation ang delayed payments nito. Ang isla ng Mindoro kasi ay hindi nakakabit sa national grid ng kuryente ng Pilipinas, kung kaya't mas mahal mag-supply ng kuryente rito. Para maibsan ng gastos, tumatanggap ang OMCPC ng subsidiya mula sa NPC. Just imagine our computation is that almost 1.2 billion uncollected subsidy payment from NPC. How can we operate our plant without that amount? No? They said that you have to produce more money from your own pocket just to sustain the operation. But this is business, may I remind you. We are doing our job. If we could collect that money, that payment, we could operate. Recap tayo. Kailangan ng Occidental Mindoro ng 30 megawatts kada araw. Dito sa probinsya, meron lamang 20 megawatt bunker fuel power plant. At sabi pa ng operator nito, 12 megawatts lang daw ng enerhiya ang nire-require sa kanila ng Energy Regulatory Commission. At sa ngayon, isang makina lang yung gumagana, katumbas ng 7 megawatts dahil hindi sila makabili ng krudo. May mga nakikita ko sa Facebook online, sinasabi Occidental Mindoro daw yung brownout capital ng Pilipinas. Naniniwala ba kayo doon? Ang nagpapahirap sa amin ay brownout. Marami nang nagreklamo. Minsan nga ako, hindi umiinom ng alak. Napapainom na ako eh. Kasi para makatulog ng maaga, para pagising ko, maghahanap buhay ulit ako ng ano. Sa mga estudyante, sir. Sa pati sa school nila, sir. Pag pumapasok sa school, nainitan rin sila doon. Brownout is... Actually po, last week may mga incident na po kami ng mga exhausted na mga bata. Immediate solution po namin dahil po ang nakikita nyo po yung paligid namin ay maraming puno. They are conducting their classes under the trees para medyo ma-presko-presko naman sir sila doon. Bumiyahe tayo ng higit 2 oras mula San Jose patungo dito sa Mamburao para hingin yung panig ng provincial government. Ano nga ba yung ginagawa nila para tugunan ang daing ng kanilang mga kababayan? Nagdeklara naman kami ng state of calamity, isang malaking sakuna na ho. Matindi pa sa tinamaan kami ng isang napakalakas na bagyo, itong dinaranas na paghihirap ng aking mga kababayan. Halos isang buwan na kaming lagpas na dumaranas ng malawakang brownout. Konti lang ang pwedeng gamitin naman ng calamity funds ng pamahalaang panglalawigan para lang ma-ensure namin na dire-diretso ang public services na ibinibigay namin sa aming mga kababayan. Napaka-profit-oriented po ng aming nag-iisang power provider. Namumuhunan sila at kumikita sila ng milyon-milyon, limpak-limpak sa eksklusibong kontrata nila sa Umeco dito sa aming lalawigan. Pumasok sila with their eyes open. Alam naman nila na sa nakipagkontrata sila dito at nasabihan din sila ng Napocor na it will take time bago po sila makapangolekta ng subsidiya. Nakikiusap po tayo sa Pangulo, syempre under him, the Department of Energy, and Napocor to step in. Actually, hindi lang si Vice Gov ang nagsasabi na malaking tulong ang magagawa ng Pangulo. Yan din ang sentimiento ng OMCPC at Umeco. That intervention of the President is the most, I think, best solution rather than the pronouncement of the local politician that instead of listening to us, their goal is to accuse us of pulling them, linuluko sila, inuto sila, working to death, no? To fire terminations against us, forcing Umeco to fire terminations against OMCPC. And we did not make any statement on that, we just listened to them. Para itong traffic jam na ano, between Umeco, OMCPC, Napocor, ERC, nagbuhol-buhol na kayo dyan. Sana merong isang traffic enforcer na mag-untangle ng gulo. Pero yun, dapat trabaho sana ng Department of Energy or ng Office of the President. Ang issue ng brownout sa Occidental Mindoro ay hindi lingid sa kaalaman ni Pangulong Ferdinand Marcos. Katunayan, binanggit niya ang issue noong pumunta siya dito sa probinsya noong 2022 campaign period. Mga kabataan,
kapag sila ay inunahan nyo naman ako, sasabihin ko naman yung kuryente. Balita ko nga dito, madalas ang nagkaka-brown out na talaga. Kailangan natin ayusin po yan. Napakalaking problema po yan. Isang taon matapos ang kampanya, bumalik si Pangulong Marcos dito sa isla at muling tinanong tungkol sa issue. Yung inaasahan namin ay yung mga submarine cable. Kasi may mga area na malapit naman dito na may surplus. So pwede tayong kumuha doon. Pero ginagawa pa lang yung mga submarine cable. Pero para sa leader ng mga kilos protesta sa tahimik na probinsya, masyadong matagal ang iminumungkahing solusyon ng Pangulo. Ang kailangan po namin ngayon ang agarang solusyon. Sapagkat hindi na po namin kaya, ang hirap talaga. Nagsagawa kami ng rally noong April 15, 2023. Kung hindi namin ilalabas ang aming saloobin, ay hanggang doon na lang aming buhay. Pagkat hindi na kami namumuhay ng normal, 4 oras sa loob ng isang araw ang kuryente, at hindi namin alam kung kailan yung 4 oras na yon. Pwedeng sa umaga, pwedeng sa gabi, pwedeng sa madaling araw. Kung kailangan po na magpikit kami sa Malacanang, gagawin namin para po sa kababayan namin. Ito ang munisipalidad ng San Jose pagsapit ng gabi. Parang normal na bayan lang na unti-unting nahihimbing pagpatak ng dilim. Pero kung kagaya mo akong bumisita rito sa Occidental Mindoro, imposibleng hindi mo mapansin ang patingiting solar panels o kaya naman ay ang tunog ng generator sets na binili ng mga establisyemento o pinag-ipunan maging ng mga pamilya para ibsan ang kalbaryong dulot ng walang katapusang brownout. Pero ang mga residenteng walang kaya magtitiis muli sa kandila at init sa magdamag, pipiliting makatulog nang hindi nasasagot ang katanungang hanggang kailan? Dwight De Leon, Rappler, Occidental, Mindoro.